Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video, guys, ay ipakilala ko sa inyo isa-isa itong aking mga agavoides varieties. Ayan! Itong si yellow ebony. Ayan, yellow ebony. So, ayan. So, hindi ko pa siya nakitang totally yellow talaga. Pero yung babang dahon niya is medyo parang nagmukhang, ano ba yun, dilaw. Ayan, meron siyang pagkadilaw. Ayan, si yellow ebony. Hindi ko pa siya nakitang nagiging yellow. Ayan. Kasi binili ko to siya, guys, ay growing from seeds. Kasabay ni red ebony at ni black ebony. So, ito naman siya si black ebony. So, magkasing edad lang to silang tatlo. Itong si yellow ebony. Ayan. Itong si red ebony at itong si black ebony. So, ito sila ay magkasing edad lang. So, sabay ko silang binili growing from seeds. So, ayan. So, ito yung hitsura niya. So, maganda yung form ng dahon ni black ebony. Ayan. Pahaba siya. Para siyang kamukha ni super black ebony. So, na ano ako, guys, kung ano yung hitsura nito. Kapag mag-matured plant na talaga siya, ayan. So, hindi pa siya masyadong matured. Nasa siguro middle age pa lang. Ayan. So, ayan si yellow ebony and then ito si black ebony. Ayan. So, diba yung kulay ng dahon nila dito is konti pa lang yung parang may pagkapula sa gilid ng dahon and then ito ay medyo ayan, medyo kumalat na konti. Ayan, si black ebony. And ito naman ay aking mga lipstick. Ayan, si lipstick na yung kulay niya is medyo dark green. Ayan, si lipstick. At ito naman, si lipstick din na ang kulay niya ay para siyang may pagka-orange. At ito din ay lipstick na mas makapal yung pagkapula sa dahon dito. Ayan, oh. Ayan. So, silang tatlo ay lipstick. Ayan. So, mahilig ako bumili ng the same plant pero magkaiba yung kulay. And meron din ako ditong red edge. Hindi ko alam kung magkamukha din sila kapag lumaki na to. So, ang pagkakaalam ko, ang red edge at lipstick ay the same plants. Pero, ayan nga. Hindi ko alam kung magkamukha sila kapag lumaki na to. Ayan, ito siya si red edge. Ayan, si red edge. Nahulog siya, guys, kaya nagkaroon ng ganito. Na-damage yung dahon kasi nahulog siya. Ayan. Si red edge. And then, ito naman si... Ayan, yung dahon niya ay pabilog. So, ayan, napaka-dark ng kanyang kulay sa gilid. Ayan, talagang dark na dark. Ayan, ayan, pabilog din siya. Machabi siya tingnan. Ayan. Circle red ebony. So, napakabagal nitong lumaki, guys. So, magkasing edad lang sila nitong aking super black ebony. Nauna lang si super black ebony ng mga ilang buwan sa akin. And then, sumunod, ito siya. Pangalawa kong ano, ebony na nabili noon. So, napakabagal niyang lumaki, guys. Itong si circle black ebony. Ayan. Tingnan ninyo. 3 years old na siya sa akin and 3 years old na din siya sa akin. Ayan. Silang dalawa ay 3 years na sa akin. Pero magkaano talaga, makita mo yung differences ng kanilang paglaki. Ayan. At ito naman si super black ebony. Ayan. So, ito siya nabili ko noon na ng January. Ayan. 2021. And then, niripat ko siya ng bagong pot ay ano, January 2022. So, ayun. So, isang taon pa bago ko siya pinalitan ng bago niyang lupa. Ayan. So, napakalaki na talaga niya, guys. Itong aking super black ebony. Ayan. Ganyan yung kalaki. Yung kamay ko. Ayan. So, malaki na talaga siya. As in, malaki. And, ito naman ang aking old egg na chubby-chubby. Ayan, si old egg. Ayan. So, ito siya, guys. Nagiging pink siya kapag mainit na yung panahon. So, siguro, kaya siya naghitsurang parang fade color kasi nga, niripat ko kasi siya. Kaya, ayan, nag-fade yung kulay niya. Ayan. Si old egg. Ayan. At meron na din siyang baby.
Ayan. Ayan, napakaganda ng kanyang kulay. And ito naman si Mexican Colorata Cross Ebony. Ayan. Napakaganda ng kanyang ano, tip. Ayan, napakatulis. Ayan. At sunod naman ay si Soul. Ayan, Agavoides Soul. Ayan, pinky-pinky din yung ano niya, yung kulay niya. So, nagpipink pa talaga to siya, guys. Ayan, sobrang pink. Ayan, kapag mainit na, medyo nagpifade kasi yung kulay nila kapag ano na, mainit na yung panahon. At ito naman, si Dutch Agavoides Romeo Robin. Ayan. So, ibig sabihin, yung boto ay galing Dutch. Doon binuo yung boto and then dito lang siya pinunla sa Japan. Ayan. So, napaka-dark ng kanyang kulay. Ayan. So, first time pa siyang nag-experience ng summer dito sa akin. Ayan. So, binili ko to siya mga bandang November yata. Ang mga bandang November, binili ko siya. And ito naman si Red Super Clone. Ayan. Ayan. Maganda yung kulay, diba? Ayan. Nagkaroon nga lang ng damage doon sa dulo ng mga dahon niya. At ito naman si Blue Dragon. Ayan. Yung dahon niya is parang ano ba yun? Kuko ng dragon. Ayan. Si Blue Dragon. Ayan. And next ay, ito guys, nahanap ko na ang name. So, ito guys, pinagtabi ko silang dalawa kasi tingin ko ay magkamukha sila. So, yung isa, ito, ay wala siyang pangalan, pero ito mayroon siyang pangalan. So, nahanap ko na yung pangalan niya at nakita ko na na ang yung pangalan niya ay nabaon doon sa pinaka, ano, dito sa pinakababang pot. So, ayan, nahanap ko na yung pangalan niya sa wakas. At ang pangalan niya ay si Roca. Ayan. Si Roca. Ayan. And next naman ay, ito siya si Agavoides Miranda. Ayan, itong dalawa. So, during winter time, yung kulay nila ay nagiging dilaw. Ayan. So, yan si Agavoides Miranda. And then the next is, itong si Sara Boni. Ayan. Whole year siya guys, pula. Nagfe-fade siya konti dito sa gitna, katulad ngayon, ayan, faded na. Pero, yung dahon niya sa labas, dito sa likod, ay pula. Ayan. So, yung dahon niya ay pahaba. Pahaba yung forma ng dahon. At ito naman si Romeo. Ayan, ang aking dalawang Romeo. So, ito yung ano, kapatid niya. So, the same lang sila, the same plant. Kaya lang yung isa, tinanggalan ko ng dahon. So, ayan, ito yung hitsura niya, si Romeo. So, nagiging pink siya guys, yung kulay nito, nagiging pink. And ito naman si Pink Honey. Ayan. Ayan, diba? Nakita ninyo yung dahon niya, parang paano, pabilog, ayan, mataba. And the next is si, ito naman ay Ebony. Ayan, ito yung mother plant. And ito naman yung baby. Ayan. So, ito ay hinedcut ko. Tapos, yung pinaka-puno, ang lumabas na baby ay ito. So, tatlo sila. So, ito lang yung tinanggal ko muna kasi siya na ang mas malaki. So, ayan si Ebony. Ayan. And then, meron din ditong Ebony. Ayan. Diba, magka-ano sila guys, no? Ayan. Kahit the same plant sila, yung kulay nila ay talagang magkaiba. Ayan, ebony din to na hindi pa masyadong maitim yung gilid ng dahon. And then, ito din ay ebony at unti-unti na siyang umiitim yung gilid ng dahon. So, itong mga nag-crack dyan, guys, ay na-overwater siya. So, buti na lang ay nag-crack lang siya. Hindi siya nag-mashy. Ayan, so,
medyo mahaba-haba pa yung panahon na antayin natin para yung nag-crack na dahon ay mag-dry. Ayan, mapalitan ng bagong dahon. So, ayan si Ebony. And Ebony din. Ito naman si Red Agavoides. Ayan, maganda yung kulay. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. And please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel and i-click nyo na din ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. See you on my next video guys. Thank you for watching. Bye-bye!